Hanggang kailan ka magsasakripisyo para makuha ang kapatawaran sa kasalanang nagawa mo? Handa mo bang gawin yon ng habang buhay? O dapat na huminto ka na kapag nakaramdam ka na ng pagod para sa sarili mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Maris, 21 years old, nagtatrabaho sa isang department store bilang sales clerk at isang avid listener ninyo dito sa Bacolod since high school pa po ako. Sa totoo lang ay matagal ko na rin pong gustong sumulat sa inyo upang magbahagi ng aking kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Alam ko po kasi na maraming kabarangay ang pwedeng makarelate sa kwento ko. At marami din naman aral na pwedeng maiwan kung sakasakali. Papa Dudut, lumaki po ako sa isang maliit at masayang pamilya. Solong anak lamang po ako kasi, kaya medyo na-spoil nila ako, lalo na si Daddy. At aaminin ko na isa po akong certified daddy's girl. Sobrang close po kasi kaming dalawa, Papa Dudut. At sa tuwing mapapagalitan ako ni Mami ay si Daddy ang palaging kakampi ko. Siya po ang tagapagtanggol ko sa mga palo at sermon ni Mami. Siya rin ang tigalambing ko kapag nalulungkot ako. Kaya nga naniniwala ako na isa ako sa mga pinakaswerteng tao na nagkaroon ng tatay na kagaya ng daddy ko. Papa Dudut, lumaki nga po ako na medyo spoiled ng mga magulang ko. At dahil doon ay nagsimula akong magrebelde. Nasa second year high school ako nang magsimula ako na maging pasaway sa kanila, pati na rin sa pag-aaral ko. Naging bulak-bulak ko at napabarkada. Hindi ko po nilalahat pero siguro ay normal naman po sa isang kabataan nang minsan ay mapariwara sa buhay. Lalo na kapag bigla na lang silang pinaghihigpitan ng kanilang mga magulang. Papa Dudut, hindi naman po ako napariwara pero naging palasago talaga ako sa mga magulang ko. Umabot pa sa halos nasampal ako ng daddy ko dahil sa pabalang na pakikipag-usap ko sa kanila ni Mami nang minsan na umuwi ako ng 10 oras ng gabi galing sa bahay ng isang kabarkada. Kaya sa galit ko ay muli akong umalis ng bahay noon at pumunta sa barkada ko upang magpalipas ng sama ng loob. Hanggang sa makatanggap ako ng isang text mula kay Tita Ivy ko, ang kapatid ni Mami. Ang sabi niya ay nasa ospital daw sila at kailangan ko na raw pumunta doon dahil may nangyaring hindi maganda sa daddy ko. Papa Dudut, nang makarating nga ako sa ospital ay doon ko nalaman ang lahat ng mga nangyari. Nang umalis ako sa bahay ay umalis din si daddy para sundan at hanapin ako. At sa kalagitnaan ng paghahanap niya sa akin, malapit sa lugar ng kabarkada ko ay napagtripan daw siya ng dalawang drug addict. Pinagnakawan si daddy at pagkatapos ay pinagsasaksak. May nakakita sa mga nangyari at kagad na nadala sa ospital si daddy pero kaagad din siyang binawian ng buhay. Papa Dudut, sobra kong sinisisi ang sarili ko dahil sa mga nangyari. Oo, nahuli at naikulong ang dalawang drug addict na may kagagawa ng mga nangyari kay daddy pero sarili ko pa rin ang sinisisi ko sa pagkamatay niya. Tama naman si Mami. Kung hindi dahil sa akin ay hindi aalis si daddy sa bahay, hindi siya mapapahamak at hindi siya mamamatay. Kaya tinanggap ko lahat ng galit at paninisin ng Mami ko. Papa Dudut, mula nang mailibing si daddy ay malaki ang nagbago sa bahay. Nawala ang masasayang tawanan at napalitan ng araw-araw na katahimikan. Palagi kasing tulala noon si Mami at bigla-bigla na lamang umiiyak. Mabuti na lamang at nagawa niyang makabalik sa kanyang trabaho pagkatapos ng halos 2 buwan. Pero hindi na rin bumalik pa ang masayahin at mapagmahal kong ina. Papa Dudut, mag-iisang taon na po ang lumipas pero kahit kailan ay hindi nawala ang galit ni Mami sa akin. Palaging mainit ang ulo niya sa tuwing makikita niya ako at umaabot pa sa halos physical na niya akong sinasaktan. Pero tinanggap ko ang lahat ng yon. Tinanggap ko kung gaano kasakit kasi
Kasalanan ko naman talaga ang lahat ng mga nangyari. Wala kaming alam. Hindi namin siya naiintindihan at kahit kailan walang sino man ang makakaintindi sa kanya. Yun ang paulit-ulit na sinasabi ni Mami Papa Dudut. Palagi niyang pinapakita na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin niya natatanggap ang pagkawala ni Daddy. Na parang kahit kailan ay hindi na niya yon matatanggap pa. Alam ko naman na mahirap talaga para sa kanyang nangyari dahil pareho silang first love ang isa't isa. Walang ibang lalaki na minahal si Mami kung hindi si Daddy lamang. At kahit kailan ay hindi niya na-imagine na kaagad itong kukunin sa kanya. Na mawawala si Daddy nang dahil pa sa sariling anak nila nang dahil sa akin. Pero Papa Dudut, hindi lang naman si Mami ang nawalan. Pati po ako ay naiwan ni Daddy. Hindi ko lubos maisip kung bakit kailangan na isarili ni Mami ang lahat ng mga sakit na kanyang nararamdaman. Bakit kailangan niyang paulit-ulit na ipamukha sa akin na kasalanan ko ang lahat? Ako tuloy ang napapaisip minsan kung ano ba ang kailangan kong gawin para matanggap ni Mami na wala na si Daddy. Ano ang kailangan na mangyari? Kailangan ko ba talagang mamatay para lang tuluyan akong mapatawad ng sarili kong ina? Papa Dudut, isang taon pa ang lumipas pero habang tumatagal ay mas lalong nagiging malupit sa akin si Mami. Mas nagiging masakit ang mga salitang binibitawan niya, pati na ang kamay niya. Pakiramdam ko nga minsan, Papa Dudut, ay nakakalimutan na niya na anak niya ako. Ang tanging nakikita niya sa akin ay ako ang taong naging dahilan para mawala ang pinakamamahal niyang asawa. Si Tita Ivy naman ay madalas akong pinupuntahan sa bahay. Dahil wala naman siyang asawa at anak ay halos anak na rin ang turing niya sa akin. Magkasundo silang magkapatid ni Mami pero nang dahil sa akin ay halos nag-aaway na sila. Lalo na kapag napagbubuhatan ako ng kamay ni Mami. Palaging sinasabi ni Tita Ivy kay Mami na wala akong kasalanan sa pagkawala ni Daddy kaya dapat ay hindi niya ako sinasaktan at pinagbubuntungan ng galit niya. Pero parang hindi yon iniintindi ni Mami. Dahil kahit kailan ay hindi naging maayos ang pakikitungo niya sa akin, Papa Dudut. Papa Dudut, sa tuwing umiiyak ako at nasasaktan dahil sa galit ni Mami, si Tita Ivy ang palaging nandyan para sa akin. Kapag kasama ko siya kahit papaano ay gumagaan ang pakiramdam ko. Kasi siya na lamang ang tao na nagpaparamdam sa akin ng pagmamahal. Oo, tuluyan na po talagang nawala ang pagmamahal sa akin ni Mami. Para nga pong hindi na siya nakakatagal na kasama ako sa bahay. Lalo na sa mga espesyal na okasyon kagaya ng birthday ko, Pasko o kahit bagong taon. Palagi niyang ginugugol ang oras niya sa kanyang trabaho. Palagi siyang nasa opisina at kapag sa mga okasyon na kagaya ng birthday ko, si Tita Ivy ang palaging nandyan para samahan ako. Siya rin ang palaging nakikinig sa lahat ng mga hinaing ko at sa lahat ng mga pagdaramdam ko kay Mami at lahat ng sama ng loob ko sa buhay. Pero Papa Dudut, hindi pala pwedeng manatili ang isang tao sa tabi mo sa habang buhay para i-comfort ka at masandalan mo. Dahil dumating ang araw na umalis din si Tita Ivy para magtrabaho sa abroad. Kahit madalas naman kaming nagkakatawagan ay muli kong naramdaman na mag-isa na lamang ako sa buhay. Iba pa rin kasi yung kasakasama ko si Tita Ivy. Sa bahay kasi halos ay hindi na kami nagkikita ni Mami. Ang allowance ko sa school ay iniiwan na lamang niya sa lamesa bago siya pumasok sa kanyang trabaho. At kung may kailangan man akong bayaran na para din sa school ay itetext ko na lamang sa kanya o kaya naman ay mag-iiwan ako ng note sa harap ng refrigerator namin. Kapag nagkakasama naman kami paminsan-minsan sa hapagkainan ay palagi lamang kaming tahimik. Kapag sinusubukan ko kasing magsalita o kaya ay kakausapin siya ay palagi siyang nagsusungit at nauuwi sa padabog na pagpasok niya sa loob ng kwarto niya. Kaya tiniis ko na lamang ang lahat, Papa Dudut.
Mas pinagbuti ko ang pag-aaral ko para kahit papaano ay hindi ako makulong sa lungkot. Para rin kahit paano ay mapansin ni Mami na malaki ang pinagbago ko. Hindi na ako pasaway na maris na naging dahilan ng pagkamatay ng daddy ko. Papa Dudut, hindi na nga ulit pa akong pumasok sa... O hindi na ulit pang pumasok sa trabaho si Mami. Totoo pa lang sinasabi niya na isa siya sa mga nabawasan o nabawas na empleyado sa kumpanya nila. Akala ko ay ilang araw lang siyang mananatili sa bahay para magpahinga, pero umabot yon ng ilang linggo hanggang sa maging buwan. Hindi na rin siya naganapan ng ibang trabaho. Kung umaalis man siya ng bahay ay para lamang makipagmadyong sa mga kapitbahay. Paminsan-minsan naman ay uuwi na may dalang pagkain, pero madalas ay wala. Kaya tuluyan ako nawala ng pag-asa na pag-aaralin niya ako sa kolehiyo. Si Tita Ivy naman ay medyo dumadalang na ang pagtawag at pangungumusta sa akin, Papa Dudut. Nalaman ko na nabuntis pala siya ng katrabaho niya doon sa ibang bansa. At nagpaplano na rin sila na magpakasal. Noong huling beses kaming makapag-usap ay sinabi na pala sa kanya ni Mami na wala na itong trabaho. Kaya nag-offer siya sa akin na tutulungan niya ako sa pag-aaral. Pero ako na rin po ang tumanggi sa alok ni Tita Ivy, Papa Dudut. Ayoko kasing maging pabigat sa kanya, lalo na at magkakaroon na siya ng sarili niyang buhay at pamilya sa ibang bansa. Kaya sinabi ko sa kanya na hihinto na lamang muna ako sa pag-aaral at maghahanap ng trabaho. Oo, Papa Dudut. Nag-decide na po muna ako na huminto ako sa aking pag-aaral. Pero pansamantala lamang po yun dahil nangako ako sa sarili ko. Nagagawin ko ang lahat para makabalik ako sa pag-aaral. Yung kasi ang pangarap sa akin ni Daddy, ang makita niya ako sa stage na kumukuha ako ng college diploma, kaya gagawin ko ang lahat ng yon para matupad. Papa Dudut, ng sumunod na buwan ay naghanap na nga ako ng trabaho. Noong una ay nahirapan ako dahil wala naman akong kahit na anong job experience at 17 years old pa lamang ako. Kaya kahit papaano ay tinanggap ko na rin ang magtrabaho bilang bantay sa isang tiyangge na maliit lamang ang sasahurin. Yun lang kasi ang nakikita ko na malapit sa bahay na pwede kong pasukan na trabaho. Mabuti na lamang kahit papaano ay nakakapag-overtime ako at nadadagdagan ang maliit kong sinesweldo. Dahil papadudot mula nga nang makapagtrabaho ako ay hindi na gumastos pa ng para sa bahay si Mami. Ang sabi niya ay nauubos na niya ang naipon niyang pera, pati na rin ang back pain na nakuha niya sa dati niyang trabaho. Kaya ako na lamang ang nagbibigay ng panggastos na para sa bahay at sa mga bisyo ni Mami. Naging madalas na kasi ang pakikipagmadyong niya sa mga kapitbahay namin, pati na rin ang pag-inom niya ng alak. At noong ko lang din nalaman na naninigarilyo na pala siya. Papa Dudut, lahat ng mga ginagastos niya sa pangbisyo niya ay madalas na sa akin niya kinukuha. Papa Dudut, ayoko talaga nang humingi ng tulong si Mami kay Tita Ivy, lalo na kung tungkol yon sa pera. Medyo maluwag kasi magbigay si Tita Ivy at kilala ko siya. Kahit alam niya na gagastusin lamang yun ni Mami para sa sugalo o iba pang walang kwentang bagay, ay magbibigay pa rin siya. Kaya kesa mangyari yon ay ako na lamang ang gagawa ng paraan para maibigay ang gusto ni Mami. Papa Dudut, nang lumipas ang isang taon ay umalis na ako sa pagtatrabaho sa Tiangge at nag-apply naman sa isang department store. Natanggap po ako bilang isang sales clerk na mas mataas ang sweldo kahit papaano. Kaya mas nakapagtatabi na ako ng pera na iniipon ko para sa pang-tuition ko kung sakaling magpatuloy na ako sa pag-aaral sa kolehiyo. Gusto ko talagang makapagtapos ng kolehiyo kahit na hindi pa ako tulungan ni Mami. At gusto ko rin na maipakita sa kanya na totoong nagbago na ako. Hindi na ako yung anak nila ni Daddy na naging pasaway at bulakbol sa pag-aaral. Responsable na akong anak at tuto pa rin ko ang lahat ng plano nila sa akin ni Daddy noong nabubuhay pa siya.
ang makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng maayos na buhay kasama sila. Makakabawi din ako sa kanila ni Daddy. Makakabawi din ako kay Mommy at gagawin ko ang lahat para makita niya ang pagsusumikap ko para mabigyan siya ng maayos na buhay kagaya ng pangako ko sa kanila noon ni Daddy. Papa Dudut, nang 2 taon na ako sa pagtatrabaho sa department store ay nag-inquire na ako sa isang malapit na university. Pakiramdam ko kasi noon ay sapat na ang naipong kong pera para sa buong taon na magiging tuition ko. Nang sabihin ko kasi kay Tita Ivy ang tungkol sa pag-iipon ko ng pera para sa plano ko na muling pagbabalik sa pag-aaral, ay nagpadala din po siya ng pandagdag na hindi ko natanggihan pa. Kaya nang makauwi ako sa bahay, dala ang admission form, ay excited akong chinek ang naipon kong pera para sa gagamitin ko na pang tuition ko. Papa Dudut, mahirap po pala talagang hingin ang pagpapatawad mula sa taong mahal mo. Lalo na kung napakalaki ng kasalanang nagawa mo sa kanya. Nakakasawang maghintay at nakakapagod din palang magsakripisyo. Dahil kahit na anong effort ang gawin ko para ipakita kay Mami ang lahat ng pagsisisi ko, kahit kailan yata ay hindi na niya makikita yon. At kahit kailan ay hindi na niya ako mapapatawad dahil sa pagkawala ng daddy ko. Papa Dudut, umalis na rin po ako sa bahay namin pagkatapos ng naging sagutan namin ni Mommy. Naghanap ako ng maliit na apartment para sa sarili ko. Gusto ko ulit magsimula ng bagong buhay na malayo mula sa kanya. Yung bagong buhay na para sa sarili ko. Nang tumawag si Tita Ivy para kumustahin ako ay sinabi ko sa kanya ang lahat ng mga nangyari. Iniyak ko sa kanya sa telepono ang lahat ng sakit at bigat na kinikimkim ko sa maraming taon mula nang mamatay si Daddy. At sinabi ko na gusto ko munang lumayo kay Mommy. Hindi niya ako napilit na bumalik sa bahay. May sariling isip na rin naman daw ako at maayos na trabaho para buhayin ang sarili ko. Isa na lamang ang binili niya sa akin, na sana raw ay hindi ko habang buhay na kimkimin ang galit na nararamdaman ko para kay Mommy. Papa Dudut, hindi naman po talaga ako nagagalit kay Mommy, dahil ako talaga ang punot dulo ng lahat ng pagdurusa niya. Napagod lang talaga ako, kaya ako lumayo mula sa kanya. Isa pa, pakiramdam ko kasi ay totoo lahat ng sinasabi ni Mami na bumabalik ang lahat ng sakit na nararamdaman niya sa pagkawala ni Daddy sa tuwing nakikita at nakakasama niya ako. Kaya naisipan ko na baka sa paglayo ko ay magawa niya akong patawarin. Kung kailan pa mangyayari yung pagpapatawad na yon ay hindi ko po alam. Dahil mag-iisang taon na mula nang umalis ako sa bahay namin pero hindi pa rin niya ako tinetext o tinatawagan man lang para kumustahin. Papa Dudut, ano po ba ang mas dapat kong gawin? Ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na ako sa mga maipapayo ng inyong mga tagapakinig sa problema ko. Salamat po sa inyong programa dahil sa tuwing napapakinggan ko po ang mga sulat na binabasa ninyo, ay napapawi kahit papaano ang lungkot na nararamdaman ko sa pag-iisa. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko, Papa Dudut, na may magkaroon po kayo ng isang masaganang bagong taon at patuloy na tumagal pa ng maraming taon ang inyong programa. Ang inyo pong forever na kabarangay, Maris.